Nako, eto na nga mga sangkay. Si Vice President Sara Duterte ay babahain daw ng iba't ibang mga kaso. So hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao? Sabat, magiging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar, inyong mga lokasyon para magkakilakilala po tayo dito. Sa mga nanonood ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Tayo po ay parami ng parami dito sa YouTube. Kaya naman kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon nga mga sangkay, alamin po natin itong report, guys. Kasi mukhang marami pong haharapin itong si VP Sara ng mga kaso ngayon. Patong-patong para po siyang tinabunan ng iba't ibang mga kaso mga sangkay dahil nga po sa mga walang pagpipigil niya ng mga salitaan. Ngayon, alamin po natin kung ano itong mga sangkay. Actually, naghain pa po ng disbar mga sangkay. Papadisbar ni Attorney Larry Gadon o ni Secretary Gadon itong si VP Sara sa pagiging isang abogada. So dito pa lang mukhang maninilikado nga po talaga. Well, alamin po natin itong report. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang ilang isyong kinakaharap kabilang ang mga inihahandang kaso laban sa kanya at ang usapin ng pagpapa-impeach sa kanya. May tugon din siya sa Quezon City Police na nagsampa ng reklamo laban sa kanya mula Zamboanga City. Tinutukan yan live. Ito kasi yan mga sangkay. Ito yung isa sa mga nagkaso. Ito mga pulis sa Quezon City. Ito, panoorin muna natin to saglit. Sinampa ng patong-patong na reklamo si Vice President Sara Duterte. Bukod pa yan sa disbarment complaint at sa nilulutong impeachment. Tila nagka-unity ang ilang kritiko at dating kaalyado ng mga Duterte na ang gusto na ngayon ay mapatalsik ang bise. Marami raw kasing red flag si VP Sara. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Sa video na ito na ipinalabas sa presko ng PNP, makikita si Vice President Sara Duterte na kinakausap ang police doctor na inatasang sumama sa paglipat sa ospital kay Attorney Zulaika Lopez noong Sabado. Maya-maya umeksena ang head ng Vice President Security na si Colonel Raymond Lachica. Nako po, natukoy pa yung pangalan. Kita nyo mga sangka yung pulis para pong tau-tauhan lang na tinaboy. Tinapik ng ganun mga sangkay. Ginabig. Itinulak at itinaboy niya ang pulis. Ang police doctor na nasa video, si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Nako po. Nagsampa siya ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay VP Sara, Colonel Lachica at ilan pang tauhan ng OVP. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan. The performance of our duties. Grabe no, tinulak ng pagganon. And then naging ganon pa. Nobody is above the law. Kung meron paglabag ay ating kasama ng kaso. Nauna nang naghain ang sabina laban sa bise para makapagpaliwanag sa umano'y grave threats at posibleng paglabag niya sa anti-terror law. Nag-ugat yan sa pagbabanta ni VP Sara na kapag pinatay raw siya ay may nakausap na siyang papatay rin kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso. Actually mga sangkay, eto ha, hindi po siya pilit eh. Talagang madaling mag-build up ng kaso dahil binanggit po mismo niya, mga sangkay, yung pagbabanta. Maliban dyan, yung halimbawa na lamang po yung video na kumakalat, mga sangkay, kung paano po tinaboy yung mga pulis. May kuha ng video. So dun pa lang, malinaw, mga sangkay, hindi po ito imbento o hindi pilit, mga sangkay, no? Mukhang tatayo po talaga. Yan ang sinasabi po natin mga sangkay, kapag walang pagpipigil, walang pong self-control, eh talagang mapapahamak.
yung mga remarks ko. Na tatawa ako sa violations on the anti-terrorism law. Hindi actionable ang maghabilin ka. Walang active threat kung hindi ako pamatay. Walang malik doon. Walang illegal doon. Hindi, kasi nasabi po niya mga sangkay talaga eh. Whether, let's say, sinabi niya na kung siya ay mapatumba, saka lamang po magiging active yung pagpapatumba kaila PBBM, kahit sinabi pa po niya yun, mga sangkay, malabo pa rin eh. Hindi pa rin po pwedeng, o hindi pa rin po makakalusot, mga sangkay, yung ganung klaseng pananalita. Actually ngayon, mga sangkay, kalmado na po si VP Sara. Medyo ano na siya eh, medyo nahimasmasan na mga sangkay sa mga nangyari. Ngayon, pinipilit niya po yung kanyang sinasabi na wala nga raw po siyang pagbabanta sa Pangulo. Pero mga sangkay, kitang-kita naman po talaga sa video, 'di ba? Rinig na rinig po natin, sinabi pa nga po na no joke 2 beses. Bukod sa patong-patong na reklamo, meron pang inihaing petisyon sa Korte Suprema para ipa-disbar si VP Sara. Nako po. Si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadol ang nagsampanyan. Nako, kilala po natin. Si Secretary Larry Gadol, may record ng po yan mga sangkay ng pagiging aktibo at magaling pagdating po sa part na yan. Alala niyo mga sangkay ang isa sa mga naging Supreme Court Justice na si Sereno. Anong nangyari? Ayun, napabagsak po niya mga sangkay. So ito, mukhang si Sara na naman po ang target. Ito, si Vice President Sara Duterte, nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang first lady. GG po dito si Secretary Larry Gadol. Parang nakakamiss po yung mga linyahan niya dati mga sangkay, di ba? Yung mga bobo, gano'n. So ngayon, medyo kalmado na mga sangkay. Pero minsan, hindi pa rin po talaga napipigilan. Patayin ang Speaker of the House. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Nako po. Dating kaalyado ng mga Duterte si Gadol, pero nagsisisi na raw siya ngayon. Napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, siguradong-sigurado ako, na sa next Congress, siya ay i-impeach. Meron pang isang anonymous sender na sumulat sa SC para hilingin ang disbarment ng bise. Ako, parami to ng parami. Diyos mio marimar. Ano to? Sara against the world. Hindi po kasi talaga siya nag-iingat eh. Yun yung medyo kaibahan nila mga sangkay ng ibang mga politicians. Kung yung ibang mga politiko mga sangkay, kahit galit na, pinipilit na hindi muna magsalita, i-private lahat. Itong si VP Sara, hindi. Kapag galit siya, yun na, lalabas na po doon. Kaya nga po, madali po siya ma-deceive ng kanyang sarili. At that moment, galit siya, masasabi niya itong mga mabibigat na salita. Kalaunan mga sangkay, marirealize na anak ng toho, mali pala ako. Itatanggi niya na po yung kanyang sinasabi. Ang Department of Justice, ipinauubaya na yan sa Korte Suprema. Lalo't may nakabinbin na ring disbarment case laban kay Inday Sara. Nako po. Nang manuntok siya ng court sheriff noong mayor pa siya sa Davao City. Mm-hmm. Buwelta naman dyan ni VP Sara. Lahat na. Babalatan natin siya. Tingnan natin dito kung saan yung tatama. Sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Well, abangan natin. Ako mga sangkay, mas ano ako doon kay Secretary Larry Gadol eh. Mas interesado ako kung paano mangyayari. Kasi itong si Secretary Larry Gadol, pagdating sa ganyan, rockstar po siya eh. Alam po niya yung mga pasikot-sikot sa batas eh. Kasi matalinong lawyer. At may record mga sangkay na nakapagpabagsak po ng isang Supreme Court Justice noon, si Sereno.
May asunto na, may disbarment complaint at may isa sang paparaw na impeachment complaint. Ako po. Kabilang dyan si dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes IV. Kaya tayo mga sangkaya, ito lang sabi ko sa inyo. Please, kalma lang po tayo. Huwag po tayo masyadong mainit. Hanggat maaari nga mga sangkay, maging neutral po tayo. Well, pwede naman tayo maging neutral sa mga awayan na ganito na pro-government po tayo. Sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ni PBBM. Pero when it comes to awayan itong mga politicians, dito tayo mga sangkay, gumit na lamang po tayo. Huwag po tayong maapekto. Hindi po nga pati ikaw na umiiyak ka na rin, pati ikaw galit na galit ka na rin. Relax lang guys. Dapat na raw mapatalsik si VP Sara. Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte. Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakikita nyo ba? Sabi ko may topak eh. May topak daw si VP Sara. Loko-loko talaga. Alam niyo si Trillanes, loko-loko talaga itong magsalita eh. Nakarating na rin kay Madam Vice President ang planong impeachment at ang sagot niya. I can always try na mag-impeachment. If I get impeached, then that is my end. Tapos. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles. Okay, so, well, tingnan po natin mga sangkay. Abangan po natin. Grabe, no? Ang gulo ng Pilipinas sa politika. Siguro it's time to pray for our country, to pray for our leaders, mga sangkay. Kasi itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa, baka kinukulang lamang po tayo ng dasal, kaya nangyayari ito, no? We have to pray for our country and our government, alright? So anong inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Ayan po, magaganda po yung topic natin dito. Hindi kayo magsisisi, mga sangkay. Hanapin nyo po ito sa YouTube, tapos kapag nakita nyo na, i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all, panuuri nyo po yung mga video natin dito. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.